Okay, so for today, we're going to discuss on the continuous probability distribution. Okay, let's start with the continuous random variables and their probability distribution. So first, let's define what is a continuous random variable. Okay, so continuous random variable has a probability of zero of assuming exactly any of its values. Okay, consequently, its probability distribution cannot be given in tabular form. So for the explanation for that matter, so let's digest it. So has a probability of zero of assuming exactly. So may limit no any of its values. So for example, we want to know the in your surveying, no, halimbawa, let's say we have the value of, let's say, 100. Yan. Or, okay. So let's have the value of 100. But in between 100 or right before exactly at 100, we have values, or should I say value above 100 or below 100. It could be 100.1 or it could be 199.9. So this is where the continuous random variable takes place, no? Hindi siya katulad nung discrete random variable na merong eksakto, para defined, no? Defined agad, no? From the table, from the last time that we've discussed, no, defined agad. Ito hindi, no? Meron siyang most probably limits, no? Meron siyang limits. Hindi siya katulad ng discrete random variable na eksakto, no? Kaya nga sabi dito, hindi natin siya pwedeng talaga ma-tabular form dahil pwedeng hindi nga siya linear, no, pwedeng parabolic, and so on. Okay? So, computing probabilities for various intervals of continuous random variables such as the probability of X which is greater than A but less than B, probability of W which is greater than or equal to C, and so forth, ito yun. No, nakikita nyo dyan sa baba or yung ating equation na malabas na the probability of X greater than A but less than equal to B is ito. Yan, ito to. Itong nakikita nyo na portion na to. Yan. Okay. So, yan. So, if you still remember, that portion is yung ating discrete random variable. Okay? Kung naalala ninyo, okay, from the last time, discrete random variable. Yan. So, discrete random variable na ito. Ito ay ano. Kung gagawa natin ito ng line graph, ito siya, A. Let's say ito yung ating A. Tapos, since equal, so shaded region siya, no, ito yung ating B. Sabi, equal daw yan sa the probability of A, sorry, X, where X is less than A but greater than B. So, ito. Dito, ganyan. Okay? A, B. Tapos, plus the probability of X is less is equal to B. So, exacto siya dito. Ito yon B. Yan. Is equal to dito nga. No? Ano daw? Probability of A less than, sorry, X less than, greater than A, but less than B. Yan. So, bakit ganon? Bakit lumalabas na hindi kasali na yung B? No? Dahil, from the definition itself, continuous computing probability is for various intervals of continuous random variables. So, itong tinitignan natin dito, the probability ng X greater than A but less than B, this is the interval. Interval ng ano? Ito. Interval nito. Yan. Interval nitong probability value na to. So, nasaan yan? Nandito. Sa pagitan nila. So, dyan lang papasok. So, probability eh. Diba? Hindi tatama doon sa exact. Kasi kung exact, discrete na. Diba? Ito. Itong nandito sa gitna. Pag inexacto natin, discrete random variable na. Kaso hindi eh. We want to know the interval. Kaya nga sabi natin sa una, hindi natin kayang i-define exactly. Pero may limits. No? May limits siya. Therefore, meron siyang interval. Okay? So, yan yung ating continuous random variable, no? Meron talaga siyang interval
in between. Okay? So, in dealing with continuous variables, f of x or the function of x is usually called probability density function or simply the density function. So, from the same with the discrete random variable, ayan, so nakikita niyo yung mga graphs, no? A, B, and C. So, pwedeng parabolic yan, pwedeng hyperbolic, pero in our case, no, let's assume na mga parabolic yan, no? Kahit mukhang ganyan ang itsura niya. And aside from letter B, na mukhang linear, no? So, ano daw yun yung ating mga f of x? So, let's assume lahat ito ay f of x yung kanyang equation. Yan. F of x equals to, let's say, y. No, lahat yan ay tinatawag natin probability density function. Bakit? Kasi under that curve, ito, under sa curve nila, may mga values, no? Na pwede tayong makuha. So, ang tawag nga doon, yung ating density, no? Yung density na tinatawag. Sabihin, gaano kadami, okay? Kaya, di ba, in your trigonometry or calculus, no? Inahanap natin yung area under the curve. Dahil gusto natin malaman gaano karami, no? Kaya nga, pero in this case, kung gagamitin natin siya into statistics, okay, or engineering data analysis, that is probability density function. Okay? So, yan yun. Okay? Same with what you are dealing with from your previous math subjects. Okay? So, a probability, ito, yan, density function is constructed so that the area under its curve bounded by the x-axis equal to 1 when computed over the range of x of for which f of x is defined. O, balikan natin to. Sabi doon, equal daw yung 1 yung probability density function, which is true, no? Kahit sa discrete random variable, di ba? Natandaan nyo, parang total niya. No? Probability is 1, it's sabi 100%, di ba? When we say that the probability of certain value is 1, that is 100%. It's sabi sakto, no? Na naabot, okay? So, under daw yun, 1. No, for which f of x is defined. Defined naman, di ba? Let's say may area na to, may equation to, let's say y, meron dito equation, no? Linear naman siya, let's say ito hyperbolic, ito let's say parabolic naman. Lahat yan, merong defined limits or equation. Okay? So, yun yung sinasabi sa unang paragraph. Second paragraph is, should this range of x be finite interval? Okay? Or finite interval? It is always possible to extend the interval to include the entire set of real numbers defining f of x to be 0 at all points in the extended portion of the interval. Okay? So, kung finite or finite, no, yung ating interval, so, masasama, no? Masasama yung buong set including, ano ba, 0 by defining f of x to be 0 at all points. Okay? So, yun. No, kaya mamaya, ma-encounter natin para may mga 0, tapos may mga term na elsewhere, yan. Okay? So, eto yan, no? Dito. Yan. So, just like I've said kanina, no? Yung ating umpisang-umpisa, ito, yung interval, okay? So, eto yung ating continuous random variable. So, yung probability ng x, which is greater than a but less than b, kasi nga may limits tayo, no? Ayan, nakikita nyo sa graph sa baba. It's defined as the integral of f of x dx. Okay? So, from your calculus na lang siguro, no? Or trigonometry din, pwede din naman. When we are getting the integral of a function f of x, let's say siya ay, this f of x in this case, mukhang let's say, i-assume natin na parabola, no? Y is equal to f of x. So, let's assume na parabola siya or any, pwede rin naman linear. So, in this case, mukhang parabola siya in our drawing. So, if we get the first derivative of this one, tama ba? If we get the first derivative, we are getting a strip, no? Tama ba? We are getting a strip of certain value kung derivative. Now, if we integrate the value, okay, what we are getting is the area, okay, under the curve or under the definition inyong equation. Okay? Ayan yun, no? From your calculus. Yan yung define niya that the limits, no? Or the probability of x with the limits a and b. Diba? Yun yung limits natin, no? Nakalagay.
a tsaka b. Is f of x dx, the integral of f of x dx. Okay? So, from there, from that concept, we will have the probability ng ating, or what we call the probability density function, or the PDF, for the continuous random variable x. Okay? Ito na yon. Ito yung same na katulad dun sa ating discrete random variable. Okay? Kapares lang yan. If you still remember the discrete random variable, kamukhang-kamukha niya yung definition. No? Yun nga lang ang pinagkaiba natin this time. Mukhang ang ating limits ay hindi sakto, kundi approaches infinity and negative infinity. Okay? So, if that's the case, so meron tayong una, f of x is greater than 0 and or equal to 0, greater than or equal, for all x as the set of all real numbers. Ayun yung dinefy natin kanina. No, na lahat yon ay magiging papuntang 0. Okay? Yung nakikita nyo na x, the symbol ng ating set of all real numbers, yan din yung kapag may ma-encounter tayo mamaya na elsewhere. Okay, ito yon. Sabihin, lahat yon kasali. No? For the set of all real numbers. Number 2, the integral of f of x dx ranging from negative infinity to positive infinity is equal to 1. Ito. Okay? Why? Dahil kasama. No, sabihin, ang limits natin ay x is greater than negative infinity but less than positive infinity. Okay? So, hindi siya yung katulad nung ating discrete na equals. No, kaya may sakto tayo. No, kaya nga, sa atin, yung probability, kung babalikan natin, hindi siya naka-equal ito. Ang kinukuha natin, again, ano nga ulit? Yung ating interval. Okay? Hindi siya naka-equal unlike dun sa ating discrete random variable. Okay? Kasi interval po ang ating kinukuha. So, ito yan. No? And then, for that interval, the probability of that interval is equal to the same as we have defined kanina, the integral of f of x dx ranging from that interval, okay? Or in this case, from a to b, ito, which is the also the area under the curve, okay? So, ayan yung ating definition ng ating probability density function, okay? So, tatlo din yan, just like the discrete random variable, okay? So, for us to understand the concept, no, para may apply natin, let's have this sample problem. Let's have this sample problem. States here that suppose that the error in the reaction temperature in degrees Celsius for a controlled laboratory experiment is a continuous random variable x having the probability density function. Ito na. So may nakalagay dyan, so huwag kayong ma-overwhelmed. No, naka-define lang naman na yung ating f of x is x squared over 3 for values of where x is less than greater than negative 1 and less than 2. And then, f of x is 0, elsewhere, ito yun. Sinasabi natin kanina, that the set of all real numbers. Okay? Ayan. So, since parehas lang yan, okay, ang unang tanong sa atin ay, verify that f of x is a density function. O, yun yung unang tanong. Ipinapa-verify lang daw kung density function niya ba yung ating f of x. No? I-ano lang natin, itaw dito. Ipapakita lang natin yung solution kung siya nga ba ay density function. Ano nga ulit ang property ng density function? Sabi, the probability of the integral of f of x dx ranging from negative infinity to positive infinity is equal to 1. Tignan natin kung itong binigay sa atin na error in degrees Celsius na mayroong density, probability density function is really a density function. Okay? And then, let's find the probability that x is less greater than 0 and less than equal to 1. Okay? So, let's take this equation, no, para hindi tayo malito. Yan. So, dali natin dito. Yan. Sabi sa atin, una, i-define muna natin kung probability density function niya siya. Okay? So, meron na tayong equation. We have this f of x is equal to x squared over 3 where x, ano daw?
greater than negative 1 but less than 2. Okay? So, gamitan natin ng ating property number 3. Ano yun? Eto. Yan, that probability of A, kasi probability density function siya, diba? By definition, sinabi sa problem. Okay? Kailangan, mapalabas natin ito. No? Ito. Mapapunta natin dyan. And, we should prove that this value, itong limit sa to, will be equal to 1. Kasi yun ang definition ng probability or ng density function. Okay? Sige, tignan natin. So, that is the probability of x greater than a but less than b is equal to the integral na daw f of x dx ranging from a to b. In this case, yung ating a is negative 1, yung ating b ay 2. Okay? So, kunin na natin yung integration. So, dito na, diretso na natin, integral ng f of x, ano daw yung f of x natin? X squared over 3 ranging from negative 1 to 2. Ano to? This is, oh, this is x cubed over, tama ba? No, 2 n plus 1 over n plus 1. Kaso may 1 third kaya lalabas, 3 times 3 or this is x cubed over 9. Ano yung limits? That is negative 1 to 2. Okay. So, kung yan yung limits natin, edi simplify natin dito. So, this is x cubed, yan, isulat muna natin, over 9, ranging from negative 1 to 2, that is equal to 2 cubed, yan, over 9, minus negative 1 cubed over 9. So, this is equal to 8 over 9, minus, so, cube ng negative 1, okay, so negative 1 pa din, over 9, so negative minus then a negative number, so plus, that is 9 over 9 or equal to 1. Which is true dahil sabi sa isang definition ay the integral of f of x dx ranging from negative infinity to positive infinity is equal to 1. So therefore, no, napatunayan natin kasi sabi sa definition, di ba, the integral of f of x dx ranging from negative infinity to infinity is equal to 1. So, therefore, yan ay, ano talaga? Density function. So, density function niya siya. Okay? So, yan ay isang density function. Dahil, yung kanyang limits, in which, in this case, no, mukhang lumalabas na, yung ating negative infinity dito ay yung ating negative 1. Tama, at yung ating positive infinity ay yung ating 2. Hindi siya defined exactly, kasi nga, hindi naman naka-equal. No? Kumbaga, pwedeng 0, di ba? Sa negative infinity, pwedeng negative 0.5, di ba? Or in this case, less than 2. So, pwedeng 1.9, tama? So, ganun, no? So, napatunayan niya natin kung hanggang dun sa then binigay sa kanya na negative 1 to 2. So, interval nun, kasi hindi nga equal, nasa pagitan. So, kung gagawa natin ng line graph yan, ito ang itsura niya. So, negative 1 to, ito yung ating 2. Nasaan yung ating probability density function? Nandito po sa pagitan ng dalawang values natin. Okay? Because this is yung ating interval. Okay? So, ayan, na-define na natin sa number 1. Sa number 2, or letter B, ang sabi sa atin, hanapin daw natin that the probability of x is greater than 0 but less than equal to 1. O, sa letter B. Sa letter B, pinapahanap sa atin the probability daw ng x which is greater than 0 but less than equal to 1. O, ano nang gagawin natin? So, kung ganon, gamitin ulit natin yung property na to. Sabi sa atin sa property or sa pangatlo, the probability of x greater than a but less than b is equal to the integral of f of x dx. Okay? Then, ranging daw saan? From a to b. Okay? Yung sinabi sa atin. So, binigyan naman tayo ng equation, di ba? Ang sabi sa atin ay, f of x is x cubed, x squared over 3. Ayan. So, ano na ngayon ang gagawin natin? Sabi sa atin,
i-define natin or hanapan natin ng ano daw ang value. Okay, what is the value nito? Okay. So, kung babalikan natin yung unang property doon sa unang discussion natin, eto, yan. Di ba ito ang pinapahanap sa atin? Same na same. No, kamukha. So, kung ganyan, lalabas, pupunta tayo ngayon dahil napatunayan natin na siya ay density function ng continuous random variable. Mukhang dito tayo papunta ulit sa kanyang interval. Okay? So, kung ganon, lalabas na yung ating kinocompute ay ito, the probability ng ano daw? 0 greater than x but less than 1 na lang. Okay? Is equal to the integral ng ano? F of x which is x squared over 3 dx with the limit na 0 to 1. Yan na. So, ganun ulit. So, lalabas ito ay x cubed over 9 with the same kanina, ranging from 0 to 1. So, kung ayusin natin, ituturo natin yung calculation, that is 1 cubed over 9 minus 0 cubed over 9, or this is just equal 1 over 9, which is less than 1. Tama ba? Kasi, no, kung titignan natin, yung na greater than 1, ano daw ang limit? Negative 1 hanggang dito sa 2. Okay? Ito yung may P na A, yan, X greater than A but less than B, na equal sa 1. Okay? So ngayon, dahil ang sagot natin ay nag-less than 1, malamang tama to dahil hindi siya pumasok dun sa limit na yon. Or should I say, pasok siya sa limit na yon, no? Pumasok siya. Hindi pwede lang magpas ng 1 dahil probability nga. Okay? So, yun yung answer natin for that problem. So, let's have now the next problem. Yeah. Or should I say, next concept. Still within continuous random variable. The commutative distribution function f of x yan. The commutative distribution function f of x of a continuous random variable x with the density function f of x is ito. So, katulad nung ating discrete, no? Parang meron tayong cumulative, no? Pinag-a-add-add din natin, no? So, you still remember, parang kunyari f of x or f of 1, ibig sabihin 0 and 1 na ina-add natin. So, pares lang dito. Yun nga lang, mangyayari sa atin, yung limits natin ay hanggang ano, or ito, nakaganito na, hindi na siya yung equal or less than or greater than or equal, hindi na. So, interval ulit. No, tandaan natin, pag continuous random variable, we are dealing with interval. So, the probability of x less than the x, no, of a continuous random variable is the integral of f of t dt where that value is from negative infinity to a certain value of x. Okay? So, to apply that, no, same halos, same lang yun ang concept sa discrete random variable, yun nga lang, hindi nga defined or exactly yung points, kundi interval. Okay? So, ito, isagutan natin. Makalagay dito, for the density function ng ating example number 1, yung kanina, no, ito na yan, nilagay ko na. Find the commutative function f of x and use it to evaluate yung binigay din natin, which is yung the same problem kanina. So, paano natin gagawin to? Ngayon, no, same problem eh. Same problem. Ngayon ang tanong, anong approach ang gagawin natin? So, una, pinapahanap lang sa atin yung f of x. Eh, mukhang alam nga natin na ito ay papunta ng 9. Tama ba? So, kung ganun pala yung... Okay? So, kung ganun lang, same na same lang yung ating solution. Sige, pakita pa rin natin. Dahil, kung titignan natin yung application, siguro dito na lang, i-copy natin to. Same na same yung illustration or yung ating formula na gagamitin. Yan. So, ang sabi lang naman sa atin ay, ano daw? Gamitan natin ng yung concept, no? X squared over 3. O, yan, meron ng limit. Sinasabi sa atin na,
Ano pinapahanap? Ito. Yan. Pinapahanap sa atin na yung find the f of x. Hanapin daw natin yung f of x ng function. Pero binigyan na tayo ng equation. Na sabi sa atin yung f of x is the integral of negative infinity. The integral of f of t dt ranging from negative infinity to x. Isulat natin. Sabi sa atin, f of x, ito dito na lang, is the integral of f of t dt ranging from negative infinity to x. Ngayon, ano ba yung value ng x? Ano yung value ng ating x? O, dito. O. Gawin natin itong f of t dt na. Huh? F of t dt na. No, integral. So, lalabas, f of t na to. So, that is f of x or f of t, no? Yan. So, the integral daw ng, ito na yon. So, x squared over 3, kasi yan na yung ating f of x or ating f of t, same lang. Dx na lang, ranging from negative infinity to x. Yan. Ano magiging, ano natin, approach. Oh. So, from there, so, integrate muna natin. So, pares sa pares lang. X cubed over 9. Yan na. Yan ang integration natin. Kaso, ang sabi sa atin ay, hanapin daw natin yung cumulative function. Okay, given yan. No, given yung ating equation. So, yung ating f of x, no? Kasi hindi defined, eh, di ba? Parang from negative infinity to x. O, edi ito na. X cubed. Kasi kung idadiretso kasi natin to, na parang from negative infinity to x, ano lalabas dito? Lalabas na, eto yan, no? Ano ba yung negative infinity natin? Hanggang saan ba siya? Sabi sa atin, yan, dito sa problem, eh, zero siya, f of x 0 elsewhere. So, ibig sabihin, zero siya for the set of all real numbers. So, malamang yung ating negative infinity dito ay 0. So, kung itutuloy natin to dito, lalabas na x cubed over 9 minus 0 cubed. Kasi yun din yung x, eh, diba? Ito to. No? Over 9. O, edi yung ating cumulative function talaga is x cubed over 9. Ito na. Ito na yung ating f of x actually. Ito na yung sagot. No? Ito na. Yan yung cumulative distribution function niya. Ngayon, ang sinasabi sa atin, hanapin naman natin, use it daw to evaluate the probability ng x is less than, sorry, greater than 0 but less than equal to 1. So, itong sagot natin na x cubed over 9, gagamitin natin ngayon para evaluate yung pinapanag sa atin. So, x cubed over 9, ano daw? The probability ng x is greater than 0 but less than equal to 1. Yung same problem katulad kanina. O, evaluate na daw natin. Paano yun? So, yun na. Given na sa atin, no? Or defined na sa atin yung ating equation or commutative distribution function. O, 0. Meron tayong value ng 1. Diba? Pero dahil cumulative to, ano nang mangyayari lalabas? Lalabas na parang ganito. Magiging ano siya? Magiging kamukha ulit nung pinapahanap sa atin. So balikan natin. So lalabas, meron tayong x na equal sa 1, tama? At meron tayo dahil nga lumalabas na 0 f of function of x ito. The function of x equal to 0 for the set of all real numbers. Sabihin, merong isang value na 0. So, kung i-evaluate natin, itutuloy natin, ito, ano, that is, f of x para sa pangkalahatan, or 0 to 1, is, that is, x cubed or 1 cubed, dahil yun yung limit, over 9, minus 0 cubed over 9. Okay? O, yun yung sinabi, diba? Defined. So, from there, tignan natin. So, lalabas na 1 over 9 minus 0. So, therefore, it is 1 over 9. Nanataon na kamukha din ng ating f of x kanina for this cert or probability distribution function katulad ito. Kasi nga, yung property nga ito, balikan natin yung pangatlo. Which is ito nga, ayan. Okay? So, dahil lumalabas na ito yung pinapalabas sa atin ng una, ito, property number 3. Kaso, may sinabing limit eh. So, magiging cumulative na. So, ang umpisa ay 0. Eh, alam natin nga pag 0,
Ito, f of x is 0 for all the set of ordinary numbers. And naka in negative infinity ka. So, 0. Tama ba? So, ito na yon. Kaya kahit gawin nyo siya ng isa-isa katulad nung sa discrete na ina-add, mukhang ganun pa rin lalabas. Dahil same na same lang yung ating na-compute. Ito. Okay? So, ito na yung answer natin for that question 1 over 9. Okay? So, that is for the cumulative distribution function. Ayan, ito yung problem na yan. Okay? Or ito yung concept. Okay? So, parehas, umukhang kamukha ng discrete random variable. Nga lang, may distinction in terms of their limits. Okay? So, now let's have the last problem. Ayan. The Department of Energy puts projects out on bid and generally estimates what a reasonable bid should be. Call the estimate B. Or B, ayan. The DOE has determined that the density function of the winning or low bid is ito. Yan. Find f of y or the cumulative distribution function y and use it to determine the probability of the winning bid that is less than the DOE's preliminary estimate b. Usually, ganun naman, no, pag bidding, dapat mas mababa ka sa estimated na bid dahil so yung hinahanap kasi mas economical. So, ito na, given na yung mga equation, o dalhin natin yan. Pinapayag sa atin ay, yung cumulative distribution function ng f of y, and use it para malaman yung winning bid. Ito, dalhin natin dito. Yan. Ito yung kanyang equation na pinapahanap. Okay? Yan. So, anong una natin gagawin dito? So, binigyan tayo ng equation, binigyan tayo ng, ang pinapahanap ay f of y. Ito. Kailangan mahanap natin itong value na to. Or yung equation na yan. Kasi mukhang equation pa rin. So, first things first is hanapin natin yung probability. No? Let's look at the probability. Mukhang given naman yung limits. No? Ito, nasa taas na yan. No? Y is greater than equal to 2b, 2fb, and less than equal to 2b. Okay. So, from there, mukhang ang gagamitin natin niya ay f of x. Tama ba? Kunin man natin yung function of x na equal nga saan? Sa 5 over 8b. Okay. So, yan na. May limit siya nito. So, hanapin natin the probability ng ating x. So, since discrete, galing to sa discrete, mukhang kailangan natin kunin yung interval dahil hinahanap nga natin yung ating winning bid. So, pwedeng, hindi daw pwede mag-pass, diba? So, sa gitna natin hanapin. Kasi ito yung function na to, ito yung function ng sa DOE. Okay? So, interval na hanapin natin. Ano yun? That is greater than 2fb but less than 2b. So, ito yung interval. So, anong alit yun? Equal to saan? Sa integral ng f of x dx. Ano daw limit? 2fb to 2b. Yan. So, diretso na natin. That is, the integral ng 5 over 8b. Yan. Ano alit yun? 5 over 8b dy. Kasi y yung ating inano, f y pala to, dy, o ranging saan, yung limit niya na, ito, yung kanina. So, kung itutuloy, no? So, pwede natin ilabas yung 5 over 8, tapos integral lang ng b, dy, which is yung ating ang values ng y, ayun, given na. No? Tama ba? So, yung b pala denominator, so, isin natin. So, yung b natin denominator, yan, so may 1 over b, yan, so dito pala siya, yan, okay, so, kung didiretso pa natin, dito na lang, yan, ano na magiging sagot? So, mukhang constant naman yung ating mga, yung ating 5 over 8b, so lalabas yan, pag tinuloy natin yung integration ay, 5 over 8b multiplied by y, integral of dy. Kaso, limit niya is from 2fb to 2b. So, sa substitute natin siya. No? Ganun lalabas. Dahil,
kailangan natin makuha yung ating f of y, no, in terms of yon, no, yung ating limit. Okay? So, pero dahil hinahanap muna natin yung kanyang function at hindi saktuhan, this 2b ay hindi natin pwedeng magamit agad, no, kasi yung function muna eh. So, instead of 2b, hahanapin natin muna in terms of y. Kasi ang sabi sa atin sa problem is, hanapin muna natin siya. Okay? Hanapin muna natin yung f of y. So, iset muna natin to na y. Kasi ito yan, di ba? Sakto daw kasi siya. So, iset muna natin as y. Kasi hindi natin alam eh. So, kung itutuloy natin yung equation, lalabas yan na 5y over 8b minus, ano nga ulit yan? 5 multiplied by 2b, kasi yun yung y, over 8b, maka-cancel na yung b dito, maka-cancel yung 5, may matitirang 2 over 8, that is 1/4. So, lalabas, 5y over 8b minus 1/4. O, ito na yung ating equation. Ito yung sagot. Okay? At yan yung gagamitin natin sa susunod na tanong. Ang sabi sa atin sa next na tanong ay, find, okay, and use it, determine the probability that the winning bid is less than DOS preliminary estimate B. Oh, hanapin daw natin ano daw yung winning bid, no, na mas mababa. So meron tayong given, halagay na. Sabi sa atin, no? Oh, pwede nating ano siya, hatiin. Ang sabi sa atin, meron tayong dibang ano, ito, 'yan. Okay. Meron tayong definition eh. Hanapin natin, ayan. Okay. Sabi sa atin, f of y is 0 elsewhere. 'Di ba? Sabi natin, f of y is 0 elsewhere. So, lalabas sa susunod na problem. Sige, lista muna natin. Ang nakuha natin, committed to the function of y is, eto, 5y over 8b minus 1/4. Ano ngayon yung ating mga limits? Yun yung next question. Ano, sir, ang limits ng aming gagawin? So, in terms of limits, dahil mukhang kailangan yung hanapin yung ating ano values, no, na y. So, tignan natin yung limits niya. Sabi dito, nag-equal daw eh, no? Tama ba? Ito. Equal eh. Sige, dali nga natin to. Equal. Eh, di ba nga, we are looking for the interval. Yun ang pinagkaiba niya. Di ba? So, since ito ay equal, so, kailangan natin ng interval. Ano ang interval? So, kung f of y is equal to 0, tama ba? 0, ano ang naging value ng y? Y should be, kung f of y is 0, ano kaya magiging value? Let's say, sinet natin ito sa 0. Ano magiging value ng y? That is, 2πb na lang. Tama ba? 2πb. O, y is ano? Less than 2πb. Paano nangyari yon? So, lalabas 0. Dito na pakita natin. So, 0 is equal to 5y over 8b minus 1/4. Ganyan. So, para lalabas 1/4 is equal to 5y over 8b. So, para makuha natin yung y, ano lalabas? So, 8. Tama ba? 8 times or over times b, 8b over ano to? 4 times 5y. Eh, ito maka-cancel. Magiging 2 na lang. Kaya 2πb ito. Pero dahil ito ay galing sa, ito ay cumulative, so, kailangan mas mababa. No? Kasi interval. So, kaya lalabas, y is ano? Less than 2πb. Ayan. Ayan yung pinagalingan. Ngayon, what if kung ang f of y natin ay yung ito na, yung given? Diba? Anong limits? That is, ito pa rin ba? Ito pa rin ba ang limit? Hindi na, mababago na. No, hindi na ito. Diba? Hindi na ito eksakto. Ang lalabas na kung f of y is yung ating nakuha kanina na 5y over 8b minus 1/4, ang ating value ng y ay, ano na, y is greater than, ganun pa rin, less than 2πb, pero less than 2b na siya. Bakit? Kasi nga range. Range ang hinahanap natin. O, since mukhang kailangan na din natin mahanap, ano ang value ng f of 1?
when f of y is equal to 1, ano magiging value niya? Kung 1, o parang ganito din. Kung 1 na to, parang 1 plus 1 fourth, ano yun? That is 5 over 4. Tama ba? 5 over 4, tapos solving the equation. No, masasolve natin siya? Sige, subukan natin. If f of y daw is 1, so 1 lalabas dito, i-put ko na lang ito. Red 1 is equal to 5y over 8b minus 1 fourth. Sabi ko kinukuha ito. No? Yun daw ang gamitin eh. So, lalabas 1 plus 1 fourth is equal to 5y over 8b. Ano to? 5 over 4 is equal to 5y over 8b. So, parehas may 5. So, pwede natin makancel yung both sides na equation na 5. So, matitira na lang 1 fourth is equal to y over 8b. So, ating y ay 8 over 4 2b or 8 over 4b or 2b. So, kaya yung value natin ng y dito ay equal daw sa 2b. Ayan na. Ayan na yung pinaka-solution. Oh, meron na tayong solution. Ngayon, ang tanong, paano natin masasolve? No? Yung ating pinapahanap sa atin. Ano ang magiging probability or cumulative distribution function? Ayan, no? Determine the probability that the winning bid is less than the preliminary estimate B. Ano ang gagawin nating solution dito? Paano? Paano natin masasolve na yung pinapahanap sa atin ay winning bid? Paano kaya? So, let's take into account na yung ating Y ay marireach niya. Kasi, di ba, from the problem, balikan natin niya yung problem. Ang sabi sa problem, yung ating estimate ng DOE ay B. Di ba? Yung B na yan, ito yung ating ano, estimate ng DOE. Of DOE. Usually, nananalo nga is less than the DOE's preliminary estimate B. Yung sabi sa problem. So, why not yung ating na-compute, no? Yung ating kanina ito, no? Ito. What if yung ating y ay sumakto? Ano ang cumulative distribution function? Okay. When y, tama ba? When y is less than or equal to b. Ano ba yung y? Yan yung exactong value, eh, no? Kailangan less than kasi kailangan ma-meet eh. Pwede rin naman mag-equal, ibig sabihin, tumama. Tama ba? Pag less than, ibig sabihin, less than B yung ating Y. Sabihin, winning bid. No? Winning bid talaga to. O, kapag equal siya, ano ibig sabihin nun? Pantay, no? DOE is estimate. Yan. So, alin siya sa dalawa, pwede. Tama ba? Pwede. If that's the case, edi i-substitute na natin. So, kung ganun man, that is f of b na to. Tama ba? F of b, ito na yung gagamitin eh. Ano yon? Ano yung f of b na yan? That is yung ating 5y over 8b minus 1 fourth. In this case, yung ating y, ito ay magiging b. So, 5b over 8b minus 1 fourth. Ano yan? 5 over 8 minus 1 fourth, or lalabas nga na 5 over 8 minus 2 over 8, that is equal to 3 over 8. Oh, ito na yung ating sagot para sa tanong na yun. Ito na siya. Why? Dahil pinaparap naman talaga sa atin ay yung ano lang, yung probability. Ayan. Probability. So, pumasok siya dun sa ating limit. Ano ba yung limit? Hanggang ano lang ba siya dapat? 2b. Tama ba? Wherein yung ating y, o yung b natin, mag-i-equal sa y, or less than y. So, kung ganon, 2. Tama ba? Equal to 2? So, kung equal to 2 yun, edi, pumasok yung ating root 3 over 8. No? Pwede mas less than yan. Di natin alam, di nga lang define kung ano yung less than na yun. Pero, alin man dyan sa dalawa, magiging winning b. And that's the answer for that question. Okay? So, that's the discussion first on the cumulative distribution function.
Okay, or the cumulative distribution function of the continuous random variable and their probability distribution as well.